Hello sa ating mga ka-OKICS at sa ating mga kapatid. Isang masaya at masaganang araw sa ating lahat. Welcome sa ating Hello Pagkain at siyempre, kumusta sa ating mga kapatid at mga nakatutok sa 1PH at sa Signal Channel. Sama-sama tayo sa isang nakakagana at nakakabusog na kwentuhan. Ako, marami tayong mga interesting na mga episodes at mga segment. Unang-una, yung recipe na segment. Dito, siyempre, magluluto tayo dito mismo sa farm. At kukunin natin yung mga tanim at mga harvest dito rin mismo, sariwang-sariwa. Meron din tayong Hello Pagkain Food Trip. Oy, mekos-mekos. Rap. Mainit pa, oh. Sabi nila, pampabata. Oh, nawala. Sobrang bitin. So, punta tayo sa iba't ibang parte ng bansa. Iba't ibang mga kusina, mga karinderya, para malaman ang masasarap na pagkain sa iba't ibang mga lugar. Meron din tayong Kiko Lab. Ang Kiko Lab naman, makikipag-ugnayan tayo, collaborate sa ibang mga foodie at mga technique at mga secret ng pagluluto. At syempre, ang huli, hindi mawawala ang tungkol sa tanim, pagsasaka, farming, at sa pag-harvest. Ito yung Plan Kiko, mga tips sa pagtatanim, paano mag-alaga ng mga halaman, paano mag-alaga ng mga tanim na gulay, at iba pa. Kaya huwag niyong mamimiss ang mga exciting, interesting, at syempre nakakabusog at nakakaganang mga episode na ito. Tara, kaya na tayo. Must try, ika nga. Pansit alanganin at mainit pa, oh. Pampangan yata, si pangan yata. Buwapin. Ito, sira na naman ang diet ko. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. For today's video, salang tayo kaagad sa ating segment na recipe. At syempre, para sa mga foodie katulad ko, abay, exciting ang cooking. At doon naman, sa mga love language ang pagluluto. Aba, cooking is loving-loving. Ang naabot po tayong 26 years. 26 years! Very good! Very good! Very good, sister! Ay, nako, sarap. Uy, bigla akong na-missy, missis. For today's recipe, food debate tayo sa isang very Pinoy na putahe, ang ating paboritong sinigang na baboy. Para sa ating dalawang main ingredients, tutunggali ngayon ang bayabas at sampalok. Ano nga bang mas masarap sa sinigang? Sinigang sa bayabas o ang sinigang sa sampalok? Kasama natin ngayon ang ating magigiting at masisipag na farm staff at farmers dito sa Sweet Spring Farm. At sila ang magiging hukom sa ating food debate. Ready na ba kayo? Yes, sir! Yes, sir. Okay. Sir, sa palagay po namin, sampalok. Sampalok. Kayo, anong palagay niya? Para sa amin, sir. Payabas. Naku, payabas. Sampalok. Ano kaya? Abangan! Ito na ang ating payabas. Para sa ating sinigang. Sarap. So, ito tayo ngayon. Kukuha tayo ng kalamansi. Ayos! Sariwang-sariwa at organic na talong. Ayan, oh. Tapos, oh.
tamis nito. At siyempre, ang sinigang, kinakailangan merong kangkong, di ba? Talagang masasabi nating napakasarap at napakasariwa. Walang dadaig pa sa sarap at tamis ng sariwang ani. Ayan. Masarap, matamis at malutong. At syempre, hindi maaaring wala nito sariwang-sariwa organic na siling pangsinigang. Meron pa palang isang tip bago tayo pumitas ng sitaw. Mahalaga gumagamit hanggat maaari ng gunting para mabilis. Kasi pagka hinila mo na walang gunting, nasasaktan yung tanim. Di ba? Na totroma. Ika nga. Kaya pagka ganyang mabilis ang ano ng sitaw, oh, di ba? Imbis na hilahin mo, nasasaktan yung tanim pagka hinihila. Buhay na ano rin to eh. Ayan, di ba? Sitaw. Ito na. Bagong pitas na malutong at matamis na organic na sitaw. At siyempre, kailangan din natin ng ilang kamatis para sa sinigang. Ito, bagong pitas din ito. Sabi nga, walang masangsang na patis sa organic na bagong hiwang kamatis. Okay, luto na tayo ng sinigang na baboy. Dito muna natin ilalagay, tubig muna. Ha? Ang kailangan ilagay. Siyempre, ang ating sinigang, yung isa ay kaserola, yung isa naman ay palayok. Yung iba kasi gusto nilang nagluluto sa palayok dahil iba daw yung lasa pagka sa palayok niluluto. Lalagyan na natin ng sibuyas. Kailangan muna natin i-chop. Tulungan mo akong maghiwa rito. Isang sibuyas at kamatis. Itong si Jem pala. Eh, siya ang only thorn among the roses. Ika nga. Pero siya ang parang siling labuyo yan, mabagsik. Siya ang ating farm production supervisor na galing sa lalawigan ng Quezon. Nakakalungkot naman itong pag-iwan. Sabi siguro, ang mahal ng baboy ngayon. Kaya naluluha. Lalagyan natin ng asin, isang dakot. Yan, para pampalasa ang asin. Siyempre, huwag masyadong marami dahil masama rin yung maalat. Masama daw sa kidney, kaya everything in moderation. Kumain na natin ang sibuyas at kamatis. Sige, ligay mo na. Yun. Sa tunog parang masarap. Yan. At siyempre, huwag natin kakalimutan yung gabi. Alam mo, pampalasa rin yan. Yung mga bago palang nanonood, bakit narito yung ating mga farm staff? Eh, siyempre, sila ang titikim. Sinigang sa sabalok, sinigang sa bayabas. Okay, yung gabi. Yan, ako. Ito tinuro sa akin ni Yaya Luring nung ako'y nag-aaral pa sa Boston, sa Amerika. Yung gabi, pagka malambot na, ha, dahil pinakuluan na ng gusto, dinudurog para mas malapot yung sabaw, di ba? Di ba mas masarap humigop ng sabaw na medyo malapot-lapot, di ba? Dahil nga nararamdaman mo yung texture, ika nga, nung gabi sa dila. Kasama rin siyempre sa pampagana yung epekto sa dila, di ba? Yung nararamdaman mo yung ano. So ito na ang gabi. Ayan. Okay. Ngayon at kumukulo na yung sabaw, meron kaming tip para lalong mabilis lumambot at maganda yung pagkalambot ng karne. Ito, natutunan ko kay Yaya Luring din. Nilalagyan ng tinidor yung sabaw. Ayan. At hindi lang yun, ito pa natutunan ko kay Yaya Luring. Hindi ko alam ano ang science behind this. Pero nilalagyan din ng toothpick, yung kahoy, ha? Hindi yung plastic. Para daw lumambot yung karne for some reason. Siguro na-absorb niya yung init, tapos nararamdaman ng karne. So ito na, sinigang liempo. At ito naman, ang baboy na buto-buto. Sabi naman ng tatay ko nung bata kami, pag malapit daw sa buto, yung karne, mas malasa. Ngayon at nandyan na ang karneng baboy,
buto-buto, liyempo. Makukuluan natin siguro mga 15 minutes para lumambot yung karne. Yung iba naman, bago nila isalang yung karne, hinihiwalay at pinakukuluan muna. Tapos lumalabas yung eskoma. At tatanggalin yung eskoma at pag malambot na, tsaka nila isasama dun sa gulay at sasama dun sa kamatis at iba pang mga sahog. Pakuluan muna natin para lumambot. Hello, Pilipinas! Magandang gabi! Kain tayo! Kain tayo! Mayroon po kaming leche flan, fruit salad, and then we have curry! Oh, hello, Philippines! Have some leche flan, like she said, and have some turonji. I did not make this, but I bought this at Pampanga's Bakery. Kainem, McKenny! Hello! Happy birthday! Ang sarap ng pagkain! Kumukulo na yung ating sabaw. Pwede na natin ilagay yung labanos. Kaya hihiwain natin ng diagonal. Ewan ko bakit diagonal. Siguro dahil mas magandang tingnan. Alam mo, kasama din sa pagkain yung ano eh. Yung magandang tingnan, di ba? Labanos! Kasama sa bahay ko po. Ang labanos mustasa. Yan, labanos. Okay. Arito na tayo sa exciting part. Ika nga. Dahil matapos kumulo ang sabaw, ilalagay na natin. Nainit natin dito sa buto-buto. Ito yung bayabas. Tinanggal natin yung mga buto. Yung iba, binabalatan pa yung bayabas eh. Para malambot na malambot. Ayan. At ito naman, sa kabila. Sa kabilang banda, ito ang team sampalok. Ayan. Ilalagay natin buo. Yung iba kasi, pinakukuluan muna sa hinihiwalay. Tapos nilalagay sa strainer. Dinudurog. Ito, diretso na natin ilalagay. Yung sampalok. Nahaluin natin dahil... Dito makukuha yung asim. Asim ng sabaw. So, ayan. Pakukuluin ulit natin. Sampalok o bayabas. Abangan! So, ayan at kumukulo na ang ating sinigang na sabaw. Hinuhuli ang ating gulay. Bakit? Siyempre dahil ayaw mo namang ma-overcook yung gulay. Pagka masyadong pinakuluan yung gulay at na-overcook, mawawala yung kanyang sustansya. Tatanggalin muna natin yung mga dulo. Ang lutong, oh! May bugtong dito, sir. May bugtong daw! Ha? Ano? Sir, maliit pa yung paro-paro pag lumaki yung latig ko. Ah, o nga, bulaklak kasi, tapos magiging latigo. Maliit pa siya, paru-paro. Paglaki ay latigo. So, ilagay na natin dito. At syempre, sino bang, anong pipiliin mo? Makunat o malutong? Di ba, nagulay? Syempre yung malutong. Talong muna. Siyempre, yung okra. Ayan. At siyempre, ito na, kangkong. Ang kangkong, pagka binili ninyo sa palengke, magtabi kayo ng ilang tangkay, lagay nyo sa bote na may tubig, ha? Tapos tutubo na sa ilalim yung ano, yung ugat niya. Siguro mga ilang araw, mga 3-4 days, meron na siyang ugat. Yun ngayon ang ililipat mo sa lupa at yun, may kangkungan ka na. Diba? Tapos, harvest ka lang ng harvest dun. O, diba? Mayroon ka ng kangkong sa paso. Simple lang. Sariwa pa! Lagay ko na. Nauna na ako.
kailangan. Oh, sariwang-sariwa yung gulay. At saka palagi ko, pagka malutong yung gulay at sariwa at manamis-namis, mas lalong gugustuhin ng ating mga anak. At syempre pala, huwag natin kakalimutan, organic din ito, ha? Yung siling pang sinigang. Syempre, sinigang ito kaya. Siling pang sinigang. Minsan dalawa, minsan tatlo. Kunin ko na yung isang maliit at dalawang malaki. Yan. So, sa'yo yan. Ito naman sa atin. Yung iba, dinibiyak pa para manghang. Pero tayo, pagkaluto na, tsaka na lang bibiyakin. Tapos, alam mo, paborito ko dito sa siling pang sinigang. Siyempre, ano ba ang sarsa o sausawan ng sinigang na baboy? Di ba kama, ano? Patis. Di ba? Ginagawa ko yung pangsigang na sili. Ano yun ko yan? Dudurugin ko dun sa patis. Tapos yun ang sausawan ko nung baboy. Yung anghang. Nga lang, mapaparami ang tanim. So, ganung klase ng anghang. Pero napakasarap. Ayos! Very good! Ayan. Okay. Ito na ang ating dalawang sinigang with S dahil sinigang sa Bayabas at sinigang sa Sampaloc. Tara na! Narito na tayo sa pinaka-exciting na part, Tikiman. Pero huwag kayong mag-alala. Dito natin malalaman kung kulang ba sa alat, kulang ba sa asim. Pero, so ito yung Bayabas. Nalalasahan mo yung Bayabas. Ito naman ay sampal. Lasang-lasa mo yung sampal. So dito, lasa mo yung Bayabas. Nararamdaman mo ba? Tapos dito naman, lasa mo rin yung asim ng Sampaloc. Medyo kailangan dagdagan natin ng kaunting patis para madagdagan ng kaunting alat. Itong patis kasi, imbis na asin, ang nilalagay para sumarap yung kanyang kaunting alat siya. Okay. Patis. Ang patis. Yan. Maghahalo yung asim tsaka yung alat. Diba? So, magandang ano yan. Tapos, haluin muna natin para... Talaga naman. At, titignan natin ulit. May tamis, may asim, may alat. Diba? Perfect. Ito rin. Bukan natin. Ramdam. Nararamdaman mo yung asim. Hindi lang nalalasahan, nararamdam mo. Pati yung ano nung Bayabas, hindi mo lang nalalasa yung Bayabas. Nararamdaman mo ba doon sa dila? Sarap! Tapos, mainit na kanin na lang ng ulam. Approved! Hello, Pagkain! Hello from Baguio City High! Hello, Pagkain! Hello, Pet Eternity! Oh, oh. Hello, Pagkain! Hello from Baguio City! Hello! Hello, Pagkain! Maranao, Maranao, Surigao! Titikman natin ulit! Tukos! Paasim! Minsan, sinigang. Minsan, ikaw. Oh! Sarap! Okay! Andito na tayo sa pinaka-exciting part! Tara! Titingnan na natin! Andito na ang ating mga farm staff! Ito ay sa Bayabas! Ayan ha! Sampaloc! Ayan, kumukulo pa. Ayan, oops! Ayan!
Yan. Sige, go ahead, go ahead. So yan ang bayabas. Ito ang sampalo, bayabas. So yan. Sino ang magwawagiyo? Siyempre, sila ang huhusga. Okay. Ang tanong, alin ang mas masarap na sinigang? Sinigang sa bayabas o sinigang sa sampalok? Ang winner, sino ang nagsasabing sampalok? Taas ang kamay. Naku, lahat. Sino ang nagsasabi bayabas? Oh, biro niyo. So, ang winner, tarararararararan, sampalok! Palakpakan! Ayos! Yan ang ating pakontes sa araw na ito. Oh, mga kapatid at ka-okiks, kayo naman ang bumoto. Comment down below kung saan kayo, Team Bayabas o Team Sampalok, sa manamis-namis na sinigang o sa maasim na sinigang. Siyempre sa huli, hindi pa pwedeng walang sausawan, di ba? Lalo na sinigang yan. At ako, ang ginagamit kong sausawan ay siyempre organic na talamansi, di ba? At patis. At hindi lang patis. Lalagyan ko pa dito. Ayan. Naku. Yung pang-siling pang-sinigang, dudurugin ko pa yan. Para may anghang. May asim, may alat, may anghang. O, di ba? Tatlo. Bukan na ngayon natin. Maliit na piraso ng karami. Oop! Okay. Lambot. Tama nga si Aya Loring. Pagdiligan mo ng tinidor at ng toothpick, eh lalo siyang lalambot. Isa pa ito. Nako. Talagang high blood. Eh, dad joke. Dati, pag kumain ka ng baboy, maka-high blood ka. Ngayon, makita mo lang yung presyo ng baboy sa palengke. High blood ka na. Joke warning! Okay, tikman na natin! At, minsan, pati yung sili. Ayan o. Oh. Ako, mapaparami ang kanin sa sili. Ayan, sili. Sarap. Ayo. Manta mo. Kain na tayo, baka ulit ta. Sarap. Ay, sana nabusog kayo sa ating masarap na kwentuhan at nakakabusog na istorya, ika nga. At syempre, mula dito sa ating farm hanggang sa inyong hapagkainan. Hanggang sa susunod na kabanata o episode ng Hello Pagkain Food Vlog. Oh, abangas kayo ha! Salamat! Hello Pagkain! 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 Teka, sabi mo kasi dito tapos doon. Oo. Oh, kasalanan mo eh. Kaya pag ganun mo ito. Mumulaklak na ako dyan sa nakakausok. Tikman natin, isang beses pa! Ano rin? Sinigang. Minsan sinigang, minsan minigaw. Okay! Kita kicks!